Ang topic natin ngayon guys, makukulong na ba siya kapag mayroon ng final judgment? Yun ang pag-uusapan natin sa video ito. So, kaya tuwang-tuwa kayo kasi nagdemanda kayo at mayroon ng final judgment. Tanong, makukulong na nga ba siya? Iyon, ang lilinawin natin. Well, kung first time ka sa aking channel, so ako ang inyong online criminologist, polisya ko. So ngayon, ano nga ba ang maaaring mangyari kapag mayroon na siyang final judgment? So ngayon, una dyan, ay kapag mayroon ng final judgment, ay akusado ay mayroon pang privilege na mag-appeal within certain time. So yung certain time, I think, 15 days. Within 15 days, sa final decision ng hukuman, ay pwede kang mag-appeal. Okay? Now, kung accepted na o itanggap mo na ng akusado or pwede na siyang mag-appeal, i-execute na yung final sentence. So, yung final sentence po ay i-categorize na lang natin sa dalawa, generally. Prison correctional and capital offense. Diba? Upward. So, pag prison correctional, ito ang range nito ay maximum of 6 years. Diba? Ngayon, kapag ang isang akusado ay nakakuha ng prison correctional na final sentence, o anong mangyayari? At na-qualified siya sa probation, qualification ng probation, so mag-a-apply siya at pag na-approve, so hindi siya makukulong. Naka-provisional release siya. Nasa labas siya. Okay? At ngayon, kapag ang akusado naman ay nakatanggap ng final sentence ng above 6 years, yun, makukulong siya. Ikukulong na siya. So, kailangan niyang pagserbisyuhan yung pagkakulong na hatol sa kanya. Okay? Yun po ang pagkakaiba. Kaya lilinawin natin, hindi po lahat ng nagkakaroon ng final sentence ay nakukulong. Yung iba, naka-probation. So malinaw po tayo dyan na. Kaya depende yan sa offense na nakumit ng respondent kung kakulong-kulong ba ang penalty o hindi. Kung qualified ba siya sa probation o hindi. First time offender ba siya o hindi? So, di ba? Yung po ang napaka-ikling paliwanag. So, sa mga probation po kasi may mga qualification din yan. Ang unang qualification yan, syempre, meron ka ng final sentence bago ka mag-apply ng probation. Kapag wala ka ng final sentence, ay hindi ka pwedeng mag-apply ng probation. Kasi wala naman eh. Sa first requirements pa lang, sa unang requirements pa lang ay bagsak ka na. O, pangalawa dyan ay kailangan malinis ang record mo. O, una mong gagamitin pa lang yung probation. Wala ka pa, hindi mo pa insured, hindi mo pa nagamit yung salitang probation sa court. Kaya maaari, take note, ang probation guys ay for approval yan. Hindi absolute na maa-approve yan. So, depende kung for approve o hindi. Pero ang kagandahan dyan, kapag nagkaroon ka ng final sentence at naka-bail ka, so, ibabalik sa iyo ang bail mo. So, ipaprocess yan para ibalik sa respondent yung bail. Diba? Kapag naka-bail. Okay, guys? At iyon, at hanggang dito na lang po ang ating video. At kung gusto nyong magpa-coaching, legal advice, or legal consultation, or case consultation, pwede po kayong
mag-PM sa akin. Take note lang po, agad maaaring ini-encourage ko po kayong mag-join sa ating membership sa ating YouTube channel para po sa inyong monetary support. Mura lang po yan, 129 pesos lang through GCash. One-time payment lang po yan. Masaya na kayong nasusuportahan ang ating channel para umabot ang ating channel sa more crowded na area. I-recommend siya ni server ni YouTube. Yung buong purpose natin yan. At syempre, mag-PM kayo sa akin para sa one-on-one from 8 a.m. to 11 a.m. Pwede po kayong mag-video call kung mga napaka-confidential yung mga kaso na i-discuss natin. So maraming salamat hanggang sa muli at inyong lingkod. Ako ang inyong online criminologist, Olesya ko. Thank you for watching. See you again in my next video.